At dahil weekend na naman at walang pasok ang mga bata ay nag-request sila ng masarap na merienda. Kaya naman for today's video ay nagluto ako ng homemade fries na siguradong mag-e-enjoy at magugustuhan ng mga bata. Naku, sigurado pag natikman nyo to hindi nyo na kailangan pang lumabas at bumili para kumain. Meron ako dito mga nabiling maliliit na patatas pero kung gusto nyo yung mas malalaking patatas ay pwede naman. Babalatan ko lamang ito isa-isa at ihiwain ng ganito kalalaki. At ayan, ito na yung lahat ng nabalatan at nahiwa kong mga patatas. Painit na rin ako ng tubig, dito ko ilalagay yung mga nabalatan at nahiwa kong patatas para palambutin at lutuin. At syempre para mas maging masarap yung lulutuin kong fries ay naglagay rin ako ng ham. 6 pieces nga na ham ang ginamit ko dito tapos hihiwain ko lamang ang mga ito sa maliliit na piraso. Set aside at yan, iche-check ko na kung malambot na yung ating patatas. Kapag malambot at luto na ito, tatanggalin ko na ito sa tubig at saka papalamigin. At ayan, kapag medyo malamig na yung ating patatas ay dudurugin ko na ang mga ito gamit ang smasher. Make sure na madurog natin ito ng mabuti para walang buo-buo. Shoutout po kay Ma'am Norma Bustos Maranan from Pampanga, Freddy Yonko from Mindanao, Jocelyn Ramos from Taguig, Evelyn Natividad from Iloilo, Sharife Limin from Lubao, Pampanga, Jeneline Aguilar from Ercoy City, and Bless Salvador from Quezon City. Maraming salamat po sa panonood ng aming mga videos. At ayan, kapag wala ng buo-buo at nadurog ko na ito ng mabuti, ay lalagyan ko lamang ito ng cornstarch, salt, tapos lalagyan ko rin ito ng cheese, at yung mga nahiwa kong ham kanina. At ayan, hahaluin ko lamang ito ng mabuti para magpantay yung lasa at magmix lahat ng ingredients sa aking ginagawang homemade fries. Continuous lang sa paghahalo ng ating mga ingredients hanggang sa maging ganito na yung itsura ng ating ginagawang homemade fries para na siyang dough. Meron ako ditong Ziploc bag. Ilalagay ko lamang ito dito. Pagkatapos ay gagamit ako ng rolling pin para i-flatten yung ating ginagawang homemade fries. Kung wala naman po kayong rolling pin, pwede na po yung baso. Yan, continuous lang sa pagro-roll hanggang sa magpantay yung kapal ng ating ginagawang fries. At kapag okay na, refrigerate muna natin no at least 2 to 3 hours. Fast forward after 3 hours ay tatanggalin ko lamang ito sa Ziploc tapos hihiwain ko na ito ng pahaba. Depende po sa inyo kung gaano kanipis o kakapal yung gusto nyong hiwa sa inyong fries. Sa panay, nagpainit na ako ng mantika tapos isa-isa ko nang ilalagay yung mga nahiwa kong fries. Piprituin ko lamang ito at kapag golden brown na ay pwede na itong hanguin at patuluin yung mantika. At ayan, luto na yung ating homemade fries na sigurado mag-e-enjoy at magugustuhan ng mga bata at hindi mo na nga kailangan bumili pa sa labas para kumain. Sigurado ako sa laki nito, isa palang solve na sila. At kung umabot kayo sa part na to at nagustuhan nyo po ang aming video, ay paki-comment naman po kung taga saan kayo para naman mapasalamatan po namin kayo sa aming mga susunod na video. Yun lamang po. Maraming salamat. Enjoy!